Nakikita mo sa background? Nakikita mo? Yun o, sa likod o. Ah, hello mga sirs! Samahan niyo ako ngayon at magkakabit naman tayo ng transmission temperature gauge. So itong transmission or so itong gauge na to is a half sweep kumpara doon sa boost gauge na ininstall natin last time. Ang tawag doon sa full sweep gauge. Kapag sinabi mong half sweep, half lang yung gumagana diyan. Yan, ganyan ang mga half sweep, meron yung full sweep, yung pag ganun. Yan. So transmission temperature gauge Fahrenheit. Wala akong makitang Celsius, so ako na lang mag-a-adjust. Bakit nga ba natin kailangan ito? Previous vlog natin, sabi ko, ang unang pamatay ng transmission, especially pag automatic, is heat. So, kapag parating babad sa init, ang iyong transmission, premature. And box, kailangan mong ilabas. So, paano nga ba makakatulong to? Well, of course, makikita mo... yung galawan, yung temperature ng ano mo ng transmission. So, kapag nakikita mo masyadong mainit, especially sa country natin, no, mainit masyado, kailangan mong gumawa ng measure dahil hindi lahat provided ng manufacturer. Sa akin, like the previous vlog, naglagay ako na ATF cooler. So, itong ATF cooler, inassemble ko yan. Bumili ako ng local na, or locally, ng na cooler. And then, kinabitan ko ng malakas na maliit na fan. So, ayan. And of course, yung fan na yan is being triggered by a temperature. So, pagdating ng 82 degrees Celsius, automatic yung fan. Bubukas. So, ayun, kailangan na lang natin i-monitor, no, yung transmission temperature natin. It's the best way na maalagaan talaga siya if you're gonna do it preventive maintenance rather than kapag may nararamdaman ka na, dun mo pa lang gagawa ng paraan and it's mostly too late na kapag ganyan. So, let's go! Tara sa Motec! Kabit natin ito! Ayan tayo mga sirs! Iangat natin ang ating D-Max para makita natin kung ano yung kakasya sa ilalim sa drain plug or the sensor. Ayan! Okay! Ito siya. Drain plug. Matatapunan yan kunti, sir. Ha? May matapon yan kunti. Hey guys, susubok tayo ulit dahil nagkaroon tayo ng challenges, no, sa pag-install nung sending unit dun sa drain pan. So, ang ginawa natin, bumili tayo ng OEM na drain plug and then pinas-machine shop natin na very delicate eh. Ito ang bago nating yan, ito siya. So, OEM yan, drain plug. Yung sending unit nakapasok dyan. So, let's see. Attempt tayo for the second time. Let's go! Ayan, naikabit na ang ating sending unit. Mayroong ilalagay na kuwan doon. Cable. Oo, may gauge tayo. Mayroon tayong ilalagay na gauge dyan. Doon ko nadadalhin sa electrician yan sa kay Audio Works sa kabila. Ayan! Mga champs! Tayo kay Audio Works. Kakabit natin yung sa nating gauge.
po yung tinatrabaho nila, ang ating gauge. Ayan yun. Special shout out nga pala kay Bits and Menard. Thank you guys for sending me this, for buying me this cute little gauges. It's now finally installed. Ayan. So, hindi ko pa naikakabit yung bracket, no? So, ito yung boost. Kinabit natin last time. This is the transmission gauge. Hindi ko pa naikabit yung... Naiiwan ko sa bahay kasi yung, ano, yung stand. So, very effective. Kanina pa ako tumatakbo mga less than 30 minutes naman. Pero yung transmission ATF ko with AC on, yan pa lang yung inaangat niya. Of course, contributor din dyan is yung panahon natin. Malamig, umuulan since morning, no? Since last night. Ayan. So, kakabit natin later yung ano, pag-uwi sa bahay, yung bracket dito. So guys, this is pinaka final install natin ng gauge, no? So ganyan ang mga itsura niya sa gabi. So ayan. So we have the boost and we have the transmission. Naka-park light lang ako, naka-off yung engine, ano, kaya walang reading yan. So yan ang magiging final niya. Ayan guys. Classic, di ba? Classic bulb, classic dial, classic everything. Alright, don't forget to subscribe, guys. See you next week.